Yon, what's up mga kaloko to? Isa na namang NFT game review. Well, uunahan ko na kayo, hindi po ako paid and hindi po ako sponsored nito. Hindi sila nagpa-sponsored. Well, this is my only doing dahil wala lang, naghanap lang ako ng mga NFT game na mga brand new and then konti pa lang ang nagre-review, okay? So, the name of the game will be Breed for Speed. Ayan, nakakatawa. So, kung nakahili kayo sa aso, well, may nauna ng gantong aso din ang concept, pero na rug pull na, pero under BSC. Well, this game is under of Polygon and Matic, okay? So, meron silang pre-sale, 50% of pre-sale countdown. Ayan, meron siya dito. So, may nakalagay dito, ay nakalagay talaga dito na install MetaMask, get network polygon. So, hindi po pwede sa BSC yan, ha? So, ang kailangan nyo po is, unahan ko na kayo, 60 Matic and then do the math. Okay? So, ayun, nakalagay sa akin insufficient. So, well, tignan nyo na lang kung this is the game for you. Well, tinignan ko lang din tong game na to kung gusto nyo. Pero kung titignan nyo, pansinin nyo yung drawing at mukha nung mga dogs. Ayan, no? Isang MetaMask, isang Shiba, Akita, Dogecoin, ayan. So, the rest is hindi ko na alam. So, kailangan nyo lang napakadali. Play to earn earned breeds token by beating others. So, para na itong sugal or isang racing game na talpakan game. Earn breeds token by beating other players, taking your gain or selling your breeding in pets. So, meron talaga silang sa isang NFT talaga, hindi na nawawala yung breeding, staking, ayan. Typical na yan. Pet shop. Each dog is representative as NFT. You can upgrade. Ito yung maganda dito kasi pwede mo i-upgrade daw yung inyong pet para tumaas ang inyong mga stamina. Para lang sakali, lumakas yung ano nyo, mga aso nyo. Sa multiplayer, ayan, run against other player dogs to gain reward and experience and never stop barking, running, barking, running. Okay, sa rewards naman, race everyday tracks versus other players and get rewards by winning. You can also get reward if you stake your breed. So, yun nga, may nakalagay dito ang staking. So, typical na talaga yun, no? Mag-stake ka talaga. So, sa dog trainer, actually, ito mga nandito. Hindi mo na kailangan pumunta ng white paper eh. Kasi nandito pa lang, in-explain naman nila. So, naka-explain naman na. So, sa dog trainer ka yan, ayan, mag-upgrade ka din ng dogs mo for a fee in breed, no? So, hindi polygon, no, ang kailangan nyo. Ang fee nyo dito ay breeds. Each time the dog level goes up, the stats of the dog will be also upgrade. So, sa token burning, ayan nga, pag kayo gumastos ng ano, every time you spend your breed, a nice percent is burned in veterinary, pet shop, dog trainer and reproduction. So, yun ang maganda dito kahit pa paano. May nasusunog na token burn and then bumabalik sana sa reward pool. So, veterinary. Going to veterinary will feed back your 100% stamina by paying. Ayan, kung hindi kayo makapaghintay na mapuno yung stamina nyo, magbayad na lang kayo ng breeds para magkaroon siya ng ano, yung health treatment niya, ayan, no? For a period of time and get back the stamina for free. So, sa dog walker naman, let other players raise your dog, save time, and get percentage reward from each dog walker. What you find, you can also borrow other dogs and get rewards by raising them. So, yun lang. Napaka-basic lang na kanilang white paper. Okay? So, sa home, merong my dogs, play to earn. Ang maganda rin dito sa play to earn, ayan. Functional na tong game na to, ha? So, merong short track. Ayan, sa short track, kailangan mo ng, 3 stamina. No restriction, no? But if your dog has less than 15 stamina, it will run slower for being tired. So, dapat, more than 15 ang iyong stamina. Actually, hindi lang ito yung track, eh. Meron pang medium, ayan, no? Medium siya, no, level 4 and 5. Okay, 4 points of stamina plus in this track, dogs will require at least 20 stamina. So, hindi ka pwede bumaba, no, kasi babagsak siya. Sa long track, ganun din. So, pinaka dito tayo, no. Ang kailangan mo na stamina mo ay 30. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng play turn nila. Sa pet shop, ito nga yung magmimint ka ng NFT.
Ayan o. Dogs on pre-sale have 50% discount till end of stock. So, may nakalagay din dito 30 breeds. So, kinompute ko na kung magkano. Try na lang natin na ang isang breed, ayan, punta tayo sa website nila, no? Medyo magulo lang tayo, no? So, punta kayo sa breed, palagay nyo dito. Minsan, sira kasi ito eh. Ayan, no? Type ako ng 3. Tapos kung ano-ano nangyayari pag nagtatype ako ng 3. Ayan. O, 300. Na breed. So, 60 matic. So, kung pupunta ka niyan, no, 60 matic times natin siya ng price kasi ng matic ngayon as of my recording 11/18/2021. Assuming na lang, nasa 80 pesos. So, total initial investment mo dyan ay 48. So, kung may 50%, then good yan. Well, pero hindi ko pa rin kayo in-encourage ha. Kung gusto nyo lang mag-invest dito, pinakikita ko lang sa inyo. Okay, kasi medyo unique to. Medyo fresh pa tong laro. Feed my dog. Ayan, 15 yung cost ng food. Tapos sa dog trainer. Training cost, 200, no? Ayan, nakalagay. Tapos, may staking. Kung gusto nyo naman mag-staking, nandyan naman din yan. Okay, so nasa inyo pa rin, no? Kung gusto nyo mag-stake dito or gusto nyo maglaro dito, pinapakita lang natin to mga bagong mga NFT na medyo wild. Okay, dito na tayo sa kanilang website, sa kanilang Twitter, no? Meron silang nag-start sila noong October 2021. Follower nila, medyo fresh pa to. Kasi ang follower nila, no? Bibihira yung ano, na libo na agad sila, 414 follower pa lang. Okay, so tapos nakita ko rin dito na nung November 14 has been blocked, all breed has been blocked, all liquidity has been burned. Ayan, nakita naman siya dito. Tapos meron din silang ano, we just ended our AMAD by Discord Spanish group, no? Yun nga lang, hindi tayo makaintindi kahit sumali tayo sa kanilang AMA kasi nga Spanish. Okay, so willing to say, may-ari ng more... Ang pinaka-majority player ng game na tong Breed for Speed is Spanish kasi sa Discord, Spanish ang nandun and then English. Then the rest is wala na. Okay, so look out. Look for our 50% pre-sale. Also, look for the airdrop for the first followers in Twitter and Discord. So, sali na lang kayo pero palagi ko tapos na siya. Okay, so dito... Ayan, nakalagay nga kung magkakano yung breed. Ayan. So, kung ano mga kailangan yung gawin, no? Yung pre-sale nila, matatapos na. Medyo limited lang to. Pero nasa inyo pa rin kung gusto yung sumali dito sa NFT na to. So, sumali ako sa Discord nila. Ayan, no? Sabihin ko, napaka-fresh ng Discord. Kasi, hindi nila inuna marketing. Inuna agad nila yung, ano, pag-up ng server. Kasi sipin mo yung Discord nila, 28 lang, tas dalawa lang kaming online. Sa Discord yun, sumali na ako. Ito yung kanilang puting papel. Tinignan ko na rin to, syempre. So, sa ano kasi dito sa white paper, hindi na naman natin kailangan i-dig in. Ayan, kasi nakalagay din na pag magbabite ka ng fees na 5%, pupunta po yan sa... reward pool para dumadagdag lang. Also, time users buy new NFT, 60% of these breeds will be sent to the reward pool. So, umiikot siya, no? Mamaya, may malalaman kayo na kakaiba dito sa balitang breed na to. Okay, pero ito rin na nilagay nila na this way Breed for Speed can guarantee, nilagay na nila, no? Guarantee the sustainability of the game. So, bibihira lang din ako makita ng isang NFT game na nag-assume or may vision sa ganyan. So, sometimes kasi wala ako nakikitang ganyan na ginagawa nila, no? So, the official game is launched nga ngayong November 5. The 25 day after November 5, ayun nga yung pre-sale. So, nag-start na yung pre-sale kung gusto nyo kawabol na lang kayo. Yun ang kailangan nyo din is MetaMask and then you only need at least one NFT dog. So, hindi siya free-to-play. So, sa breed token naman is a BEP20. Breed is a token based on a BEP20 standard. It serves as the native currency for breed. Speed to get your first racing dog. So, medyo magulo yung BEP20 kasi alam ko pag BEP20.
Ayan. So, there's a maximum of 100 million nakalagay. So, the development fund will be vested at the rate of 25% return per quarter. So, nakalagay naman din siya dito. So, hinahanap ko lang talaga. For breed implementation, we use the well-known Open Zeppelin Library, which is fully audited. So, yun pala yun, si Zeppelin. So, ayan. Pero, kung gusto nyo lang din sumali dito sa NFT game na to, nasa inyo yan. So, yun, tinignan ko siya to, in Sniper. Sa BSC, hindi siya nakikita. Please provide a valid BSC. Ayan. Pero, kung titignan mo dito kay Token Snip, nakita si Breed, ayan, under ni Polly. Ayan, vote number 2, Polygon. Transaction verified source code, then di siya taka owner not renounced. Ayun lang naman ang ano, basic lang naman din, palagi naman yan. So sa pet shop, ito yung sinasabi ko nga kanina na there's a small buyer fee, 5% added to each transaction. So kung bibili kayo or something na buy and sell, mayroong 5%. Tapos yun naman is pupunta naman sa reward pool. So, dito naman sa gameplay, madali lang naman to. Click, click, click lang din to and then waiting. So, Breed for Speed is a racing game where you need to train your dog. Ayun nga, kailangan mo talagang i-train. So, imbis na kabayo, dog kanilang ginamit na animals dito. Okay, so sa NFT stats, may nakalagay din dito yan na level yan, 0 to 100, no? Speed 0 to 100, age how old is the dog? So, nakalagay din dito. Also, all dog grow older. Every one month older, each dog gets one extra second in every race in run. So, meron din tinatawag na rarity. Ayan, may rarity na dito. So, nakalagay naman siya. So, detailed, no? So, ito lang yung mga kanina sinasabi ko na kailangan ng 3 stamina. Tapos hindi pwedeng bababa ng 15 stamina para makasali ka dito kay short track. Ganon din naman din dito kay medium. Dito naman, 4 stamina ang kailangan. Require at least 20 na ano, stamina. So dito kay long track, ganon din. 5 stamina ang kailangan mo. So may mga mechanics sila. Baka sabihin nyo bakit di kayo gumagana o natatalo kayo lagi. May mga mechanics dito sa larong to. So, yun, kailangan nyo lang din talaga na i-level up yung inyong mga dog. Another way to level up your dog is your experience level reaches 100. So, yun na nakalagay. So, sa vet, ito yung sinasabi ko kanina na pagpagod na. When the stamina of the dog reaches 0 and dog can't race anymore, going to veterinary will store back your 100%. Paying a fee breed, it also... Ayan, kung magbabayad kayo ng breed token, ayan, makakalaro kayo ulit. So, sa reproduction, ayan, breeding, kung tawagin, no? Hindi naman pwede sinabi na one male. Okay, nakalagay yan, if you possess a male and a female dog, you can reproduce once a week. Every puppy born this way is level 0. So, if the father and mother are the same bloodline, the puppy stats of the puppy will be random between the stats of the father and the mother. Otherwise, if the father are different bloodline, that still will be random. So, in the real world, pag nagbe-breed ka ng mga dogs, may mga tinatawag na crossbreed. So, dito din may ganon. So, ito rin yung kailangan nyo. You can race without ownership. Ito yung sinasabi ko na dog owner give the possibility to rent or parang... scholarship, pero dito kasi rent ang ginamit nila, no? So, you can rent the dog to the third party for them to race, no? The owner, ayan, kung ikaw ang nagpaparent o rentor, meron kang percentage na makuha from races. Tapos, the percent of the gains is set by the owner of the NFT at first hand. So, may nakalagay din mechanics dito na the rent of the dog will have expiration date. Only the owner of the dog can and the rent. So, siya lang parang rentor. So, sa rewards, so, ayan, at least kahit pa paano, detailed na nila. So, kung first ka, then breed ka, so, sa, ayan, malalaman nyo na pala yung ROI nyo na dito. Kasi, kung nakalagay naman na yung kanilang mga breed. So, pag third ka lagi, kulelat, no reward. So, sa first is 10,
then 5, and then no reward. 100 player races. Every time 100 player gather up in the race is taken place. So to enter to this type of competition, every player will pay 40 breeds. So ayan nakalagay. Mayroon siya. Sa accessories, di ko na intindi. Sa roadmap na tayo kasi ito importante. So nandito na tayo ngayon sa quarter 4 2021, no. Sa quarter 4 pa pala is matatapos yung tag nito, yung kanilang breed token staking. So this year na yan. So ito yung sinasabi ko, no, na nakalagay na Oracle based ito. So nauuso na rin, or isa na rin marketing marketing strategy ng isang NFT game ang pagsasabi or paglalagay ng isang Oracle. So kasi minsan yan dinanap ng tao, dapat balance. Okay, so yan na nakalagay. So sa quarter 1 magkakaroon ng bagong track, magkakaroon ng mga accessories. Next year din team art, pero breed governance Oracle sa quarter 2 2022 pa pala. Ayan, pero Oracle reward balancing release na rin dito. At least kahit pa paano may Oracle na kayo, hindi na kayo may agam-agam. Sa ito nga yung, ano, yung contract nila under na develop ni Solidity using the Open Zeppelin framework. Okay, so sa tokenomics, ito na yung 100% breed spent in the dog and trainer veterinary. 5% for every dog bought sold pupunta yan sa liquidity pool. So 60% of the new minted. So nakalagay dito public sale nila, medyo hindi ganun kalaki. So sa marketing nila, no. Aha, saan ba nakalagay? Ah, ito nasa baba pa lang percentage. So nasa baba. So sa devs nila medyo malaki. Typical na rin kasi to. Dapat kasi at least lang sana 10 below or 5 below. Okay, so sa staking is 10, initial quick swap nakalagay, collected in the pre-sale, gameplay incentive. So sa support, so click ito, email nyo na lang sila kung may mga other info pa kayo or tanong. Sa terms of service, kailangan nyo na rin basahin itong kanilang guide. Okay, so yun lang ating NFT dito. So hindi naman siya under ni BSC kasi may ganito nang pumasok na NFT game under BSC na wala na yata ngayon. Nalimutan ko na yung tawag yun sa laro na yun eh. Pero yun kasi medyo kakaiba yun. Okay? So ilang mga kalokotoy, kung gusto nyo sumali ito, think twice pa rin. Okay? So ilang mga kalokotoy, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Breed for Speed. Salamat. So ngayon, tantry lang ako dito. So meron akong 300 na breed. So papakita ko sa inyo kung paano bumili ng NFT, no. So medyo kakaiba to kasi hindi siya hatching. So pagpunta ko dito kasi sa home nito matatapos na yung pre-sale, no. So ngayon lang ulit ako nakapag-ano nito. So 8 days na lang matatapos yung 50% pre-sale countdown. So pag pumunta ka sa My Dogs sa play to earn, dito pala sa pet shop, tapos mint NFT. So mamimili ka lang eh. Wala siyang, alam mo yon, yung hatching. So parang pare-parehas tayong lahat. Ayan, kasi tinignan ko isa-isa. So yung bloodline nila, ayan, ASS, tapos ito Dodge, ito HOKK, and then yung attribute 210, 2-10, 2 speed 320, pare-parehas. So medyo kakaiba tong NFT na to, no. Hindi ko naman siya ano sinasabing okay, pero wala lang, medyo first time ko lang din makita na mag-mint ka, yun na nga. Tapos 50% din, tapos hindi siya yung alam mo yung rarity, may rarity siya in terms of ganto. Ayan, pero mamibili ka lang talaga kung anong gusto mo. Ano, no, parang titignan pa natin kung mamimili ka. Ikaw na mismo mamimili kasi 'di ba yung ibang NFT kapag mag-mint ka, bahala na si Batman. Dito pag mag-mint ka ng dog, mamimili ka na ng ano mo, ng lahi. So ako kasi paborito ko yung Samoyed dog to eh. Favorite ko kasi talaga. Alam mo 'yon.
Dream Dog yan. Ito yung Doberman, basic na ti. To sige, try natin tong Samoyed. Pero yung rarity niya, wala pa. So, yan. So, waiting tayo, no, sa pending. Pending pa. So, yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko pinapromote yung Tresor. Di rin ako nung promoted. Ano nun. Binigyan nila ako nun. So, yun lang nag-error ako kasi ang gas fee niya dapat nasa, di ba? Nakamatic naman ako. Ayan, matic. Matic kasi ang kailangan nyo dito eh. Rarity, 0. Experience, 0. Age niya, ano? Yun ngayon kasi sinasabi sa age. Pag tumagal ka, nagdadagdag ng isang ano stamina. Ayan, dumadagdag siya. So, sa rarity ko, 0. Boxes, 9. Speed, 9. Ito lahat ng mga nato nandun to sa white paper. So, meron silang tax to. Claim fees nandun din. Fees will lower down 5% every 24 hours. Next reduction of fees on. Wala ko kasi. Wala pa naman. So, ngayon tatry ko kung playable na ba yung play to earn system nila. So, nandito ako ngayon sa short. Ano, itong track na to, para siyang Pegaxi. Wait for pre-sale to finish. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ang laro. Or paano mag-mint. No, wala siyang kagaya ng iba na ganito na yung rarity. Pare-parehas lang ako ng rarity sa My Dog. Ayan, no, rarity ko 0. And then, nalalaman talaga at natatrack yung kung ilang ano na yung minuto ko. Ayan, so, napindot ko pa. So, ngayon, wala ka naman din masyadong gagawin. Feed My Dog, no? Food cost 50. So, may mga feed yan. Hindi to basta-basta ang laro. Which is kakaiba. Kung mahilig ka sa aso, this is the game for you. Kung di ka mahilig sa aso din, nasay na yan. Okay, pero yung play turn system, wala pa yung pre-sale kasi matatapos pa lang pala yung pre-sale nila, select Doctoran. Tapos alam ko itong game na to is a 1-minute track na takbuhan. Okay, so yun lang mga kalakotoy sa ating experience dito, hybrid 4-speed. Okay, so yung audit niya, tignan nyo na lang dun sa may Zeffelin. Sabi kasi ng iba sa Discord, audited by Zeffelin na daw siya. Okay? Yun lang po. Salamat.